Duguan ng tricycle driver na si Dennis Ferrer matapos daw mabagsakan ng tubo mula sa ginagawang condominium ng Torre de Florencia sa 12th Avenue, Caloocan kagabi. Nagtamo naman ng sugat at galos ang dalawang iba pang tricycle driver habang swerteng hindi tinamaan ang isa pa na nasa pilahan din ng mga oras na iyon. Ayon sa apat na lalaki, matindi ang hangin dahil nilipad nito ang mga tubo mula Torre de Florencia na ilang metro ang layo sa kanila. Nagulat na lang kami. Yung mga nagbagsakan, nagtakbuhan na kami. Hindi ko alam, may tama na pala ako. Nung bumagsak yung mga tubo, ang dami, tumama sa mga salamin sa may building. Tapos may scaffolding na tumama sa amin. Ang lakas ng hangin, parang may ipo-ipo siya galing sa taas. Sa lakas ng pagkakatama ng tubo sa tricycle ni Ferrer, nayupi ang bubong nito. Nabasag naman daw ang windshield ng isa pang tricycle at nagasgasan din ang ilang motor. Sa gusali naman sa tabi ng pilahan, makikita pa ang isa sa mga nilipad na tubo. Nabasag din daw ng mga tubo ang mga salamin sa naturang gusali. Tumangging humarap sa kamera ang mga engineer ng JQ International Construction Incorporated na nagpunta sa istasyon ng pulisya. Sabi ng investigador, gumagawa raw ng flooring ang mga tauhan ng construction company nang biglang hanginin ang mga tubo at scaffolding. Ipatitigil daw muna ng City Hall ang paggawa sa Torre de Florencia habang iniimbestigahan nito ang pangyayari. Ayon sa mga tricycle driver, naiintindihan naman nila ang nangyari. Hindi raw sila magsasampa ng kaso, pero dapat... Para sa akin lang, sagutin na lang natin ang mga damage, pati yung mga pinambili namin ng gamot. Mag-uusap pa ang magkabilang panig sa kung anong aksyon ang gagawin. Victoria Tulad, GMA News.